Hartong Noa, and welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, may gagawin tayong Q&A. Yun. Q&A. So itong Q&A na to is ano, yung mga tanong galing to sa mga Facebook friends ko, sa mga kaibigan ko. And ito siya. Nasa papel kasi ano, yun nga, gamit ko nga sa pag-vlog ko yung cellphone. Kaya, ayun, kapag may mga tanungan, ganyan. Kapag may mga kailangang, alam nyo na, kapag may mga kailangan na, ano to, na mga ganito, tapos cellphone ng aking pag-vlog, ayun, sinusulat ko na lang dito. Kasi wala pa ako mahiraman na camera. So, ayun, simulan na natin. Wait lang. Ang banas. So, yun guys, simulan na natin ang first question. Ang first question is galing kay Rosette Adaw. So, siya is aking grade 7 classmate. Ano, ay naging kaibigan ko rin hanggang ngayon. So, ang tanong niya, sino daw ang bebe ko? Wala po akong bebe. Wala, wala po. So, yun. Next is, sino-sino ang mahal mo na di mo makakalimutan? Galing kay Carmela Nantes. So, ito is yung aking kaibigan din na taga Batangas. So, yung mahal ko na di ko kaya malimutan is yung magulang namin, yung inay. Kasi, ayun, ang laki ng sakripisyo niya na nung nagkaroon siya ng sakit, halos hindi niya na makaya yung oras na mawawala na siya sa amin. Ayun, so, ayun, kahit man di namin nataramdam sa kanya, nung, kahit di man niya ramdam nung kayo nabubuhay pa, lagi namin siya nasa puso, physical. Ayun. So ngayon, hindi na ulit kami nakadalaw sa kanyang puntod kasi nga lockdown. Hindi ko alam kung kailan ulit kami makakadalaw kasi nga hindi pa pwede lumabas yung mga 21 and below ata. Kung yun nga. Ngayon, so next is galing kay Angelica Amistoso. Ang tanong niya is BTS or Blackpink. So, nung grade 6, BTS ako kasi may sinayaw pa nga kami sa school. Dahil, ano nun eh, practice namin ng mga magkakalasi namin. Trinay namin na sayawin yung sa BTS, yung kantang Run. Yung, Run, I'm like the second. Ayun, so, ayun, sinayaw namin yun. Halos nasabayan naman namin ni Ate Sherin. Miss ko na ikaw, sobra. Ayun, minsan na lang kami nag-chat noon, Ate Sherin, kasi nga, nagloloko na daw yung cellphone niya. So, ayun, ingat ka na lang dyan palagi sa bahay nyo. Ayun, ngayon naman, nung grade 7 hanggang ngayon, Blackpink, gusto ko yung kanta nilang How You Like That, diba yung kanta like sa kayo, Umbaya, at yung solo ni Jennie Kim. Ayun, yung solo, na nasayaw ko na rin siya, ang hirap. Di man yun sa mahirap, ipinidyo ko siya. Pero nawala na yung video na yun sa akin. Nasa cellphone ko na isa. Yung sa Samsung, yung dinala ng tatay ko sa Laos. Kasi pinaayos. Kasi nagkaroon ng green sa screen, sa loob ng screen. Hanggang sa tumagal na ang araw na naging UV na. So, ayun, is na ipatong ko siya guys sa ibabaw ng TV. Ayun, saka na kunin ko kapag pag-umuwi na siya ulit. Ayun, ang dami ko pang mga files na nando doon, pero buti naman daw nung inayos is nawala yung hindi naman nawala yung mga files, yung mga pictures ko. Nando doon yung mga pictures ko with family na. Ayun. Then ano, mga GTA. Ayun. Next is galing naman kay Ashley Hart Hernandez. Bakit ang daming babaero? Oh my god. Tingin ko, kung lalaki man ako, sa tingin ko, makasagot ko yun. Pero ngayon, kapwa babae kita girl, hindi ko masasagot, pero try natin sagutin. Sa tingin ko, kung bakit madami babaero ngayon is, ano, yung parang nagkakaroon sa inyo ng di pagkakaunawaan sa relasyon nyo. Yung, tama ba ito? Hindi ko sure ha, pero ito yung sa tingin ko na kung bakit madami babaero. Para sa aking opinion yun. Na parang hindi kayo nagkakalinawan kapag medyo malayo kayo sa isa't isa. Yung ano to? Yung baka dumaan yung mga ilang buwan, ilang taon na parang nagbabago na yung relasyon nyo.
So, ayun, natingin ko kaya madami babaero is dahil sa relasyon nyo rin yun. Sa mga relasyon niyo na hindi nyo mapagkakaunawaan. Ayun, yun yung para sa akin. Kasi, hindi ko alam talaga kung bakit madami babaero nga. Hindi ko din alam. Tinay ko lang nasagutin. Ayun, next is galing naman kay Nay. Kay Nanay. Yung nanay-nanaya namin. Kay Nay Queen Jason Dipalak. So, yung tanong niya is, bakit pagbakla, di siya seryoso? Same with my answer kanina, na alam ko, alam natin lahat na meron talaga magkarelasyon na bakla at lalaki. Ayun. Siyempre, lalaki sa lalaki na naging bakla yung isa. So, hindi naman natin sinasabi na siraan yung naging bakla. Dapat respetuhin din natin sila. Ayun, kaya nga merong LGBT eh. Meron doon na respect din, respeto. Ayun ang mahalaga, respeto. At, ayun. Oh my gosh. Yun lang ang masasabi ko doon sa kung bakit pagbakla, di sineseryoso. Yun nga, same with my answer kanina. Next naman is galing kay Denise Allison Pabalan. Oy, kabarangay to. Oh my gosh! Oh my gosh, sorry po. Na halos nakapatong lang guys yung cellphone ko sa unan ko. So yun, nagtuloy natin. Galing kay Denise Allison Pabalan, kabarangay ko. Ito, English. If you have a loved ones, would you give all of your love or not? Para sa akin, hindi. Hindi ko lahat ibibigay. What, ano, yung parang 50% dun sa guy and 50% din sa family. Patas lang. Walang sobra, walang labis. Ayun. Next is galing kay Ayushi Shani Crosat. Alam ko, ate. Ate Heidi. Naka-subscribe ka dito sa YouTube channel ko. Pero yung tanong nito, alam kong alam mo to eh. Kung may ex na daw ako. Sige, sagutin ko yan. Meron na po ng grade 7. Ayun, ayoko nang i-mention. Next is galing kay Hannah Nicole Abando. So, naging kaklase ko rin to. Ang tanong niya is, kung may jowa ako. Wala po, wala. Next is, ito, galing naman to guys sa fangirl, co-fan ko ng MJ Universe, ni FMJ. So, sa tanong niya is, tanong niya is, paano ka na-admit with MJ in Cabo? Galing kay Micaela Hagas. So, fan to ni Ate MJ na nagpapahelp sa akin na sana ma-add daw siya. So, ang tanong niya ulit, wait lang. Ang tanong niya ulit is, paano daw ako na-admit with MJ? May post siya nung last year na nag-post siya na na-drop a picture with me. Yun yata yun. Then, exactly September 1, nagkaroon ng meet and greet ang family na dito sa SM Lemery. Ayun, sa SM Lemery. Na nung after matapos yung event, yung meet and greet, butit na abutan ko sa FMJ na makapagpa-picture sa kanya. Then ayun, i-comment ko siya dun sa post niya na drop a picture with me. So ayun, na-notice niya mo. Yung una is na-notice niya ako hanggang sa ayun na nag-please ako at sabi ko is please at MJ, sana mag mo na ako. Then ayun, sobrang thankful ako at MJ kasi na-add niya ako and kapag may mga latest post siya, nagko-comment ako. So maraming salamat at MJ na napapansin mo din ako. Ayun, thank you po. Ayun, next is galing ulit kay Micaela Hagas. Fangirl scenes. Maniwala man po kayo sa hindi. 2015 hanggang ngayon po, aldab ni Alden Recharge and May Mendoza po. Alam ko pong may pinagbago ang aldab. So, ayun na. Hanggang ngayon po, once na nakikita ko sila sa TV, pag sa Bawal Judgmental, kapag magti-TikTok sila, kinikilig ako. Halos natutuwa ako sa kanila kapag nagti-TikTok, lalo na pag nagtitinginan sila. Ayun, support pa rin ako sa kanila kahit madaming mga issues. So, 2015 hanggang ngayon, aldab. Next is, 2018 to 2019, medyo parang ngayon meron pa rin, family na. Then, ayun, kay Ate MJ, 2019 hanggang ngayon,
support pa rin. So, ito, yung huling question is, tinanong ko talaga ito sa sarili ko. Tanong ko sa sarili ko, sino nagtulak sa'yo? Sino nagtulak sa'yo sa pag-vlog? Siyempre, sarili ko. Ayun. Talagang, nung parang nag-iba na yung aking kilusan, talagang naisipan ko na, ayun, gusto ko na talaga mag-vlog. Pero, alam kong, hindi ko pa maaabot yung salitang vlog. Ayun, lahat gagawin ko para masabihan na talaga ako isang vlogger. So, ayun, sikap at tsaga lang. Lahat gagawin mo para matawag ka nilang isang vlogger. So, ayun guys, dito na nagtatapos yung vlog ko. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. So, yun guys, mag-ingat po tayo lahat, and always po kayo magmamas, mag-hand sanitize, and ayun po, keep safe po sa ating lahat. Bye-bye!